Ngayon nga, ang pag-uusapan natin, may mga bumabatikos na naman kagad dito sa gagawing Sona. Okay? Kung iisipin mo, may punto nga naman din yung binang... Kung iisipin mo lang naman din talaga, may punto. Parang masyado naman daw atang overkill yung 22,000 na security o police na sinasabi nila na magbabantay daw dun sa Sona. Alam nyo, una-una sa lahat, ito lang ang punto ko dito. Ha. Sa tingin ko lang, ha, hindi naman siguro overkill yan. Number one, we do not have information na meron information ang intelligence ng ating gobyerno. Hindi natin alam kung meron ba silang na natatanggap na banta o meron silang intelligence report na merong banta. Hindi ko natin alam yan at hindi nila isasapubliko yan. So it's their call kung kailangan proteksyonan ng ating mga government official. And remember, hindi lang si Marcos ang naandon. Entire Senate naandon. Entire Congress naandon. Mostly siguro ng judiciary o yung importante, yung Supreme Court, eh malamang naandon din. Dignitaries naandon din. So it's not just Marcos ang poproteksyonan. Diba? So wag naman po tayo kaagad na para namang masyadong sinasabi ninyo na overkill. Tama nga 'yung sabi nito isa eh. Baka magaya pa kay ano, 'di ba, yung sa Japan. Hindi na lang natin na i-discussion 'yon, pero hindi ho imposible, 'di ba ho? It doesn't mean nothing happen itong mga nakaraang taon sa mga nakaraang pangulo eh hindi pwedeng mauulit, 'di ba? Alam nyo, ito lang naisip ko kaagad din. Nung nakikita kong binabanatan sa Twitter ito, sabi ko, kung kaya yung presidente ninyo ang nanalo, yung kinampanya ninyo ang nanalong presidente, aba, baka siguro hindi nyo sabihing overkill yan, di ba? Nagkataon lang kasi you just hate the person. You hate Marcos, that's why sinasabi nyo kaagad overkill. Wag mo natin sabihin na overkill kaagad. Ang akin na isipin mo na lang to. Let's not consider Marcos as because Marcos siya, eh, ganito. Hindi. What if kandidato mo yun? O, diba? Ay ba, malamang hindi siya yung overkill yun. Diba? Eh kasi nga, yung biases natin, yung pagiging bias natin dun sa ating piniling kandidato o gustong kandidato, lumalabas. Kaya naiinis tayo pag may mga ganyang pangyayari, hindi natin matanggap. O, yung iba mga kababayan natin, hindi matanggap na ang presidente na si Marcos. Yun ang problema doon sa iba. Again, okay? Ang sinabi naman noon ng gobyerno, kasi ang sinasabi doon sa isang comment sa Twitter, sinabi, nakita ko parang 30,000 plus lang daw ang police. Tapos ang ilalagay doon 22,000 na police. So mababakante ng ilan libo ang buong bansa dahil lang daw sa Sona ni Marcos. Ay, bobo rin eh. Sinabi ko na eh, malamang pinklawan yun. Malamang natuto ng mathematics yung kay Robredo. Hindi naman no sinasabing buong police lang yung 22,000. Ang sinabi, security forces. So, pwedeng naandun din ng AFP. O, pwedeng may mga civilian na authority like NBI. O, pwede ring mga nandun din ng ilang mga traffic enforcer. Pag sinabi mo namang securing the place, eh halo-halo na yan, hindi lang kapulisan. Napaka-OA kasi. Kaya ako nung ano, yun, sabi ko nga, hindi ko nakukomentuhan sana, kaya lang napaka-OA naman nung iba. Eh sabi, nung tinignan ko kung sino mong, kanino galing mga propay, walang iba kung hindi dun sa... Alam nyo na, mga makakaliwa. So, alam na this, di ba? Pakinggan natin itong balita na ito, ha? O, ito, pasok. Pinasilip na sa media ang bagong bihis na plenaryo ng Kamara kung saan gaganapin ang unang Sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Lunes. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa front line ang balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, all set na ba ang unang Sona ni PBBM? Yes, puspusan na nga ang paghahanda rito sa Batasang Pambansa 5 araw bago ang unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos.
Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating ang tatlong presidential choppers dito sa Kamara para sa dry run ng... O, kunwari, negatibo kang tao, pinklawang ka, aktivista ka, o sasabihin na naman, bakit tatlo? Ba't di na lang isa? Ganyan o yung mga negatibong tao, ha? So, wag nyo na akong pinagpapansin. Kahit naman kay Pangulong Duterte, nung tatlo rin eh. Lahat ng mga pangulo, laging tatlo yan. Merong nauuna, merong nasa likod, at meron yung sa gitna talaga. Wag OA, ha? Yung mga aktivista, napaka-OA. Unang sona ni PBBM, pinasilip ng kamera sa media ang pinaayos na plenaryo na ginastusan ng 100,000,000 piso. Ngayon lang ito ni-renovate matapos ang mahigit 4 na dekada mula nang ito'y ipagawa. Ngayon, mas maliwanag, elevated ang flooring, dinagdagan ng mga monitor at mas marami na ang sitting capacity. O, kunwari, aktivista daw ako. Sabihin ko, 100 million, marami na sanang makapapakaing mga may hirap nating mga kababayan noon. Diyan sa 100 million na yan, marami nang kakain diyan. Diyan sa 100 million na yan, pwede nang magbumili ng bigas yan at pabababa ang krudo ng ating bansa. Bira naman kayo. Alam nyo, eto ha, walang biro. Dati na nagpupunta ho tayo dyan sa kamera. Alam mo, lumang-luma na ho talaga yan eh. Buti nga, ganyan ang ginagawa eh. Ako, mas hindi ako pabor doon sa ililipat yung Senado. Sana, kung pwede, i-renovate na lang, di ba? Kasi yung ililipat yung Senado, sobrang mahal yung paglilipatan. Eto, at least, i-renovate lang. Kasi nga, sa paliwanag nung isang nag-ano dyan, parang ang ano daw, itong dating ginagamit ng mga hindi kasya, monoblock. Ang pangit nga naman tingnan sa ibang bansa yun. Naka-monoblock yung mga kongresista. Pasok-pasok. Tuloy natin itong balita. Pasok! Mula sa dating 315 seats, ngayon, nasa 340 hanggang 350 na kongresista ang kayang i-accommodate sa session hall. Kasi kung mga previous one, makikita ninyo, lalo pag puno, may mga monoblock, no? Nasa gilid, hindi naman magandang tingnan at pangit yung itsura. So dito ginawa natin na lahat makakaupo saan. As much as possible, first come first serve yung mga makakaupo. Simple at traditional na sona ang request ni Pangulong Marcos. Simple lang talaga ang gusto ni Pangulo at the same time para yung space naman niya, para ma-address ninyo ng maayos yung mga... No more, alam mo ang kailangan baguhin dyan, ito walang biro, ito nakapasok na kasi ako dyan eh. Ang kailangan baguhin dyan, sound system. Medyo yung sound system dyan, nage-echo kasi nga pabilog yan eh. Dapat lagyan ng ano yan eh. Dapat i-ano yan eh. Ewan ko kung anong kung nagawa na ng paraan yon. Dapat gawa ng paraan ng ano yan eh. Lagyan ng maayos na acoustic yung mga siguro para hindi mag-bounce yung tunog. May ginagawa yan sa mga dome. Diba? Nilalagyan ng parang mga ganun-ganun para hindi nagba-bounce yung tunog. O di kaya, gawa ng paraan na maliliit yung speaker pero marami. At naandoon sa... nasa baba, di ba? Sana yun ang isa kasi napaka-importante na naririnig din na maayos. Adong glamour. Nakahanda na rin ang paglalatagan ng red carpet na dadaanan ng mga bisita sa north at south wing ng kamera. Pati na ang pepwestuhan ng mga taga-media na magka-cover ng unang sona ni PBBM. Nasa 1,300 ang inaasahang dadalo sa sona. Kailangan nakasuot ng Pilipinyana, barong o kaya ay business attire. Lahat required magpasa ng negative RT-PCR test result at dadaan sa health screening ng PSG bago makapasok sa plenaryo. Ang tanong, sana, ito lang ha, sana yung mga aso na yan, nakakaamoy ng mga, ano ha, ng mga naka-take ng hindi magandang gamot. Kasi may balita tayo eh, meron daw mga ilang kongresistang mayayaman na gumagamit daw. Hindi ko alam ha, yung isa nga parang natigok na eh. Baka dapat ganun yung aso pag naamoy yung kongresista na medyo may tama. Si Paul Soriano ang magdedirect ng SONA at isang choral group naman mula sa Ilocos Norte ang kakanta ng Lupang Hinirang. Sa siguridad... Ay, hindi na si Alex Gonzaga. Sana si Alex Gonzaga kumanta ng Lupang Hinirang, ano? Hindi.
Ako talaga ang pangarap ko makita na kumanta ng lupang hinirang si Andrew eh. Oo, oh, walang biro. Ang ganda na, no? Bagong Pilipina, lupang ni... Mag-ganun. Bawal yun. Mababait dyan si Andrew eh. Napakita nyo naman, di ba? Ang bait-bait ng mama na yun. Sabi niya, banat bay! Ikaw yung napaka makabanat sa amin nung kampanya. Wala siya sinabing ganun. Naman, pinakamalaki ang pwersang magbabantay sa unang sona ni PBBM kumpara sa mga nagdaang sona ng mga nakalipas na Pangulo. Nasa 22,000... Yan yung ini-issue nila eh. Na security personnel daw na 22,000. Ibang polis at mga kasamahan. Tony Gonzaga pala, hindi Alex. Pasensya na, si Tony Gonzaga, hindi pala si Alex. Kasi nanonood ako ng vlog ni Alex eh. Sa Coast Guard, BJMP, OCD at iba pa ang ide-deploy sa buong... Tignan mo na, may mga BJMP pa. Hindi lang naman kapulisan yan. Ang dami pang... Bakit kaya ide-deploy yung BJMP, no? Para yung mga nagra-rally, no? Diretso kulong na, no? Maganda siguro ganun, ano? May maganda siguro may boss dyan, ano? May boss dyan na may kulungan. Ang itsura niya, kulungan talaga. Tapos pagka, kasi bawal lang magsunog eh. Yung mga EPG, ibig sabihin nun, caught in the act na yun. Pwede mo nang damputin yun, ikulong na kagad. Patagalin ng 24 oras. Diba? Ikulong na kagad. Maganda siguro yun, ano? Tapos BJMP na nandun. Tapos... ilalagay mo yung mga hard killer na nando sa BJMP, lagay mo doon kasama ng mga aktivista. Para magano sila doon. Pasok. Ay, asa na? Pasok. Kalakhang Maynila, bawal mag-rally sa kahabaan ng Commonwealth. Kaya sa mga Freedom Park gaya sa Quezon Memorial Circle at UP Diliman lang papayagan. Oh, yan na lang kayo sa UP! Eto kasi mga aktivista na ito eh. Diyan na lang kayo sa UP magwala, manggulo, mag-ingay, mandumi. Diyan na lang kayo. Huwag na kayong manggugulo doon. Manggugulo pa kayo eh. Ilang protesta na ba ginawa nyo? May nangyari? Wala naman eh. Ang mga rallyista, nakahanda raw sila sakaling magpumilit makalapit sa Batasan Complex ang mga magpoprotesta. Our response will depend on the situation po doon sa area at ayaw po natin na pagsimulan ng anumang... Hindi, alam nyo, ito ha, may suggestion ako sa inyo, PNP. Yung bumbero, lagyan ninyo ng na tubig kanal. Hindi, baka naman sabi nila pagka ihi yung nilagay mo, napakahirap nun, lahat iihi para mapuno yung ano... Anyway, marami naman tayong baha nitong mga nakarang linggo, 'di ba? Nagtatanggal kayo ng basura. O sigurado ako napakaraming tubig noon. Ilagay niyo ngayon doon sa fire truck. Tapos 'yun ang ibomba ninyo. Pag nagpumilit sila, 'yun ang ibomba ninyo. Pusta ko sa inyo, 100% mag-aatrasan yan. So, ng kaguluhan, we are discouraging them na, yun nga, magkumpol-kumpol. And in fact, ito nga po sa pagsusulog ng EPG would somehow result din po dito sa kanilang pagkaka... Sir Gilbert, sabi niya, bakit napakaraming pulis ang kailangan? Hindi. Pinapaliwanan nga ho natin, hindi lamang po pulis ang naandun sa sinasabing 22,000. Halo-halo na ho yan. May kapulisan, may sundalo, may Coast Guard, may BJMP. Yeah, may mga pati tawag dito mga Bureau of Fire and Protection, di ba? So nandiyan na ho lahat 'yan. At saka again, sinasabi ko nga sa inyong paulit-ulit hindi ho natin alam ang lahat ng impormasyon na natatanggap ng intelligence community ng ating gobyerno. Hindi natin alam kung meron ba silang natanggap na banta. Remember, hindi pa rin ho natatapos ang banta. Tsaka alam nyo, hindi na ho biro ang ilang mga extremist, okay? Na galito sa gobyerno at galit ko kay PBBM. At the same time, hindi ho din biro dahil naandyan ho lahat halos ng opisyal ng ating gobyerno from legislative to executive at pati ho sa judiciary na andyan ho. At may mga dignitaries pa dyan na andyan, o mga ambassadors, di ba, na andyan pa ho. So, dapat din talaga silang proteksyonan, ha? Kumpol-kumpol. So, iwasan na po natin yun. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez.
Ayan, ha. So, yun lang ang isa sa mga balitang nag-trending ngayong araw na ito sa Twitter. Ha? Talaga hong pinuna ng pinuna yan. At alam mo, inisip ko nga na maigi. Sinabi ko nga, alam mo yon, parang inisip ko, mukhang madami nga sobra. Parang anantindi ng preparasyon. Pero before you comment and before you give your own opinion, remove PBBM in the picture. Subukan lang ninyo ilagay yung kandidatong gusto ninyo. Halimbawa lang, ikaw ay Maka Robredo. Kunwari ang naging presidente si Robredo at ganyan ang preparasyon. Would you attack the preparation? I don't think so. What if ang nanalo ay si Isko? Ang naging presidente. At ganyan din ang preparation dahil yung preparasyon na yan ay may intelligence ang nagsasabi niyan kung anong maganda at ano dapat. Eh ganyan ang preparasyon. Would you attack the preparation? Of course not. Di ba? Kaya nga, some people just attack the zone of preparation. It's because of personality. Because si PBBM yun. Di ba ho? So, I hope we are open and look at it as objectively as much as possible. Diba? Kung ito ba? Kasi isipin nyo, nandyan din yung mga kandidatong gusto natin. Nandyan ang karamihan ng mga kandidato. So, dapat to wag ho natin kagad husgahan ito na, masyado naman yan. Diba? Kasi isipin mo, nandyan halos lahat na andyan. More than doon sa oath taking, ito talaga na andyan. Alam mo, isa pang dapat bantayan din yung yung COVID kasi alam nyo ba na hindi biro ang COVID ngayon? Hindi lang nagsasalita ang ibang mga tao pero marami sa ating kaibigan. Marami sa ating mga kaibigan talagang tinamaan ngayon ng COVID uli. At pag yung mga opisyal tinamaan ng COVID, meron akong kilala, nako ayoko na lang magbanggit. Pero pag tinamaan sila ng COVID, naantala yung trabaho. So sana isa yan sa bantayan talaga. Siguraduhin na wala mapapalusot sa RT-PCR, di ba? The next performance will start momentarily.